Ayan, so papakilala ko muna pala yung aking upline. So kung nakikita ninyo yung result ko, mas malupit po yung result ng taong to. Kasi siya lang po naman yung nag-motivate sa akin. Kung nasabi ko kanina na kaya ako talaga, na kumbaga kaya talaga ako parang sobrang nanggigil sa negosyong to. Kasi yung ikaw ba naman yung nag-invite sa'yo kumita ng 200, 300,000 sa abroad pa lang. So parang dabuhayan yung loob ko na OFW na ganun ako na ay kaya naman pala. Kasi kung ako, tatlo yung alaga ko, yung papakilala ko sa iyo na nag-invite sa akin, lima yung alaga. Kaya kung nagawa niya, nagawa ko din. Kaya papakilala ko sa inyo, Millionaires Club member ng company natin, top 100 ng Bong Jelen Project, top 500 ng Empowered Consumerism, and isa na rin sa kumikita ng malaki. And kasama na po niya yung pamilya niya ngayon. And dahil sa sistema ng Jelen Project, kumikita na rin po siya ng 200,000 to 300,000 per month. O, ganun po siya kalupit. So, papakilala ko na yung aking upline, si App Jerlyn Itao. Yeah, so, good morning po sa inyong lahat. So, thank you so much, Regine. Bye, guys. Ayan, thank you so much po, Regine, sa malupit na pagpakilala sa akin. So, okay naman po, naririnig naman po ako. So, grabe. Kahit ako, sobrang inspired kay Regine kasi naalala ko dati nung na-share ko po sa kanya yung business is bigla siyang positive siya pero biglang nag-negative dahil sa tatay nga niya. Totoo po yung sinabi niya na sobrang negative po yung tatay niya. So ngayon po, sa mga hindi po nakakilala sa akin, syempre, bago po ako mapakilala kung OFW ka man ngayon nanonood, kung ilang taon ka man ngayon sa abroad na yan pa rin yung sitwasyon mo na sa buhay mo, is kailangan mo itong mapanood para makita mo din kung ano yung ginawa namin na kahit sobrang busy namin. Okay, so share niyo po yung live natin. So, ako nga pala si Jelen Itao. So, dating OFW din sa bansang Saudi Arabia. At syempre, 4 years po akong naging OFW. At grabe, sa 4 years na yon walang naipon. So, ito lang po yung ano ko. Ano bang dahilan ko bakit ako nag-abroad? Ang dahilan ko bakit ako nag-abroad kasi kung sa Pinas lang naman ikaw magtratrabaho, siguro nasa 5,000 lang yung sahod mo, nasa 10,000. Minsan nga hindi aabot ng 10,000. So, nakapag-decide ako nag-abroad. Pero dati talaga guys, sabi ko ayokong mag-abroad kasi bakit? Kasi gagawin daw tinapaser din na si mga OFW doon. So, grabe, so hindi po yun, yung parang ganun na pagdududa ko or yung parang ganun na takot ko is nawala siya dahil sa sobrang hirap ng buhay. So yun po, nag-decide ako nag-abroad. So pagdating ko pa lang sa abroad, na-invite na po ako sa Empowered Consumerism. So yun, lalo na sa mga Bisaya dyan, ako talaga sobrang negative dati. Kasi pagdating ko pa lang sa abroad, na-share na po sa akin yung opportunity na ito na Empowered Consumerism. Pero sabi ko, nireplyan ko lang naman siya na ano po, may sahod na po ako, okay na po ako sa sahod ko at hindi ko po linya yan. Hindi ko po gusto, hindi yung parang wala akong alam dyan. So yun, so pagkatapos nun, umabot ako ng 2 taon, so umuwi ako. So may dala akong pera na 80,000. So 80,000. So parang lakas pa ng loob, may 80,000 ako, kaya okay na, mag-for good na ako, hindi na ako balik sa abroad. So ang ginawa ko doon, hindi ko inasahan guys, sa pag-uwi ko kasi noon, is yung parang daming problema kasi bakit, nawala yung mama ko. So syempre, nung time na yon na uuwi ka, nawala kang ina, na hindi mo siya nakita, hindi mo siya nasilaya, nung nawala siya, nanilibing siya, hinatid sa huling hantungan, na never mo siya nakita, ang sakit-sakit ng pakiramdam. Okay, so doon po ako humugot nung umuwi ako, naubos yung pera ko na 80,000 na sa 2 buwan, alam kong relate kayo nito na pag may pera ka, sobrang bango mo sa buong pamilya mo. Pag wala ka na, iiwan ka na sa lahat. So yun po, nag-decide ako ulit na babalik sa amo ko. Babalik ako sa amo ko. So nakarating na po ako ulit sa abroad, sa amo ko. Ang ginawa ko doon, umabot na naman ako ng 1 taon. So sa 1 taon na yon, grabe, wala na naman akong hawak na pera. 1 taon na lang, uuwi na ako. So anong gagawin ko? Ayaw ko nang maulit yung umuwi ako, no? Busad ako ng pera. Dead na lahat. Yung parang walang nangyari sa taon na yon.
So doon po, nakilala ko po yung opportunity. So, guys, sa mga nanonood ngayong OFW, tatlong taon ko po ito siya dinedma na pinagsisihan ko. Tatlong taon ko po ito inayawan na pinagsisihan ko. Kasi, yun na pala yung lumapit, pero hinindian ko siya. Pero siguro, naniniwala ko sa kasabihan na kahit gaano kaganda yung explanation sa'yo, kung hindi mo pa talaga tamang panahon, hindi mo pa talaga tamang panahon na mag-start ka. So, yun po. Na-invite ako uli. So, ano na lang yun? 11 months na lang yun. Ayun, uuwi na ako at mag-for good. So, na-invite ako uli. So, ang nag-invite sa akin dito is yung OFW din. So, under po kami ni Upline Odette Sander na sobrang, sobrang laki ng natulong sa akin. Tapos, ganito yung sitwasyon na nangyari. Na-invite ako na walang hawak na pera. So, siyempre, kung OFW ka ngayon, katapusan yung sahod mo. Katapusan yung sahod mo, so na-invite ako first week ng month. So, anong gagawin ko? Sabi ko lang sa nag-invite sa akin, paano yan yung sahod ko, katapusan pa. Pero persigido na talaga akong mag-start kasi yung pinaghugutan ko talaga na ayaw ko na maulit yung sitwasyon na nawalan ako ng ina na hindi ko siya nakita. Siyempre, nag-iisa lang po yung ina natin. Kaya kung may ina ka man ngayon o wala ka ng ina, mas sipagan mo talaga siya. Okay? Tapos, ang ginawa ko doon, sabi nga nung nag-invite sa akin, hanap ka ng paraan. Kasi kung magsasabi kang pag-iipunan mo, kung marunong kang mag-ipon, matagal ka nang may ipon. Sabi ko, tama din naman. So, alam nyo guys, hindi ko po to ikakahiya. Ang pagsimula ko rito sa negosyo is utang. So, nanghutang ako sa kaibigan ko kasi hindi ako pwedeng mag-advance mo na sa amo ko kasi syempre, parang andyan pa yung hiya. So, nanghutang po ako sa kaibigan ko. Eh, dati ano pa yun eh, 7980 ako nag-start. So, yun po, ang simula nito sa negosyo ko is utang. So, yun po nag-start yung journey ko na after 3 months po, namuntik po akong mag-quit. So, muntik po akong mag-quit na ayoko na. Sabi ko, parang hindi to para sa akin. Yung parang, hindi talaga to para sa akin kasi parang nahirapan ako. Pero, nung nakilala ko po yung Jilim Project, proud po ako na sabihin na sobrang swerte ko na nakilala ko po yung Jilim Project. At syempre, yung nagiging mentor ko, isa sa Jilim Project talaga. So, nung pinakilala sa akin yung Jilim Project, dun na po ako nasilaban. Dun na po ako, ano, yung kasi, yung sabi ko kasi na mag-quit ako, sabi ng upline ko, Jirlyn, sa 3 months mag-quit ka na, eh, hindi mo nga naisipan na mag-quit or uuwi ng Pinas na 4 years ka na nagtatrabaho sa abroad na walang nangyari sa'yo. Sabi ko naman, doon ko po na-realize naman na so tama din naman. So doon po, sabi ko sa sarili ko, trabahuin ko to, simulan ko to, kasi bakit? Nawala na ako ng ina dahil po nandito ako sa abroad. So yun po, tinarbaho ko lang siya, winork out ko. Nung nakilala ko po yung Jilim Project, doon na po sumabog yung network ko. Guys, totoo yung sinabi ni Regine, 5 yung alaga ko. Naglilinis, nagluluto, lahat kasi sa malaking bahay, ako lang po ang mag-isa, wala po akong kasama. So 5 yung alaga ko, ang amo ko teacher. So paano ko ginawa yung business na, paano ko ginawa yung negosyo na habang busy ako sa abroad? Kasi marami nang sasabi ngayon, busy sila, hindi nila magawa yung negosyo kasi ganito, ganyan, blah, blah, blah. Okay? So paano ko ginawa at kinita yung 303,000 sa 11 months? Okay, ganito po yung ginawa ko. Lahat ng sulok ng bahay ng amo ko, nagagawa ko po yung business ko. Okay? So ang gagawin ko, ang mga amo ko kasi is teacher. So pag alis nila sa bahay, ang gagawin ko, 4 hours po akong, 4 hours, 4 hours, 4 na oras pong wala yung amo ko. So ang ginawa ko doon, habang nagpapatulog ako ng bata, so yun po yung sitwasyon na time ko yun. Kasi ako lang nasa bahay kasi sila, 4 yung nag-school, so isa yung sa akin, na 6 months lang. So, nag-aalaga ako ng bata doon na maliit pa. Tapos, sa 4 hours na yun, ang ginawa ko is tinudok ko po siya sa negosyo. Sa 4 hours na yun, hindi ako papayag na wala akong close deal. Dapat may kausap ako, mag-adding ako. Yung parang kalimutan ko muna yung trabaho. Yung parang, dyan ka muna. Hindi ka naman naalis. Trabahuin ko muna yung
yung negosyo ko habang wala pa yung mga budahan, wala pa yung mga among. So ang ginawa, 4 hours pa akong meron. So, meron akong 7, 8, 9, 10, kasi 11, 12. Mga 12:30 darating na po yung among. So ang ginawa ko doon, guys, paraan lang talaga siya. Kasi bakit? Ano bang dahilan bakit ako nag-join dito? Gusto ko pong tuldukan yung pagiging OFW. Hindi ito yung buhay ang pinangarap ko. Kasi yung iba magsasabi, hindi ko naman linya dyan. Bakit? Noong nag-aaral tayo, wala namang person na OFW. Pero bakit sobrang daming OFW? Bakit sobrang daming nag-a-apply na pagiging OFW? So hindi yung totoo yung sinabi na hindi mo linya. Ang kailangan mo lang, magiging linyahin mo lang siya. So yun po. So may 4 hours akong hawak na oras na tinutudo ko po yung business ko. Hindi ako papayag sa 4 hours na yon na wala akong ma-close deal at makausap na tao. So yan po, sobrang saya na magtrabaho ka na may na-close deal ka at na may na-motivate ka. Okay? 11, sa laki ng bahay, gagawin ko lang po yung paglilinis sa isang oras. So paano yon na laging malinis ba? Yun po, sabi ko bahala na kasi may alaga naman ako bata, ng bata. So 11, paglilinis. 12 po, luto. So, matutulog na naman sila pagkatapos kumain. So, yun po. Ginawa ko lang siya. Parang alternate lang siya. Pag wala yung amo ko, business ko. Pag wala yung amo ko, business ko. Yung ganun lang. Kaya kung busy ka ngayon, alam kong patapos-tapos na po yung Ramadan. Kaya kailangan mo lang talagang gumawa ng paraan kasi alam po kung gaano kahirap pag nasa Ramadan ka. Okay? Tapos, ang ginawa ko noon is, halimbawa, yung sinabi ko sa inyo na lahat ng sulok ng bahay ng amo ko nagagawa. Minsan nga, darating yung panahon na may kakausapin ako, may prospect ako, positive na positive. Eh, nagluluto kami ng amo ko. So, ang ginawa ko, nagdrama ako. Madrama, sakit yung tiyan ko. Pasok man ako sa CR. So, ang ginawa ko, pasok ako sa CR kasi malakit naman talaga yung tiyan ko. Eh, yun pa, hindi naman siya masakit. Drama lang siya. Acting lang siya. Kasi, kung hindi ka gagawa ng paraan, hindi ka gagawa ng paraan, wala talagang mangyayari sa'yo. So, pumasok ko sa CR. Tapos, ang ginawa ko, alam niyo ba guys, 20 to 30 minutes ako na nasa CR. At alam niyo ba kung ano yung ginagawa ko? Dut-dut ng cellphone. Andun yung mga kausap. Hindi naman pwedeng mag-video call ka sa CR. Andun yung chat, yung parang kahit ang pawis tumulo na, lumabas na yung mga pawis, ka-chat ko po yung upline ko, ganito, ganyan. Yung parang andyan yung follow-up. Kaya walang hindi rason na busy ka ngayon. Ang kailangan mo lang istuldukan mo kung anong buhay mo ngayon. E walang ibang makapagbabago sa sitwasyon mo, hindi kapatid mo, hindi kamag-anak mo, hindi kaaway mo, hindi pinsan mo, ikaw at ikaw at ikaw lang talaga. So yun po, minsan nagluluto kami, ang cellphone ko nasa likod ng ref. Kasi minsan magagalit yung amo ko. Nasa likod ng ref, so ang ginawa namin, pag yung amo ko aalis, ako na naman sa kitchen, punta ko sa CR. Alam niyo ba guys, nahuli ako? Anong ginagawa mo dyan, Joylene? Alam mo ba natapon yung cellphone ko? Tinapon ko. Kasi pag iba kasi pag ang amo ko, pag magalit, mumurahin ka talaga. So andyan yung mura lahat. So yun, tiniis ko yun. Minsan, yung cellphone ko, nilagay ko sa ilalim ng microwave. Sa kitchen kasi kahit saan ako pupunta ng bahay ng amo ko, andun sasama yung cellphone ko. Hindi pwedeng wala akong cellphone na kasama kasi andun yung... Yung parang sabi ko, andito yung negosyo ko eh. Yung parang iniisip ko dati, yung trabaho ko na 18 to 19,000 per month, parang part-time lang siya. So yung negosyo na ginagawa ko, parang ito yung iniisip ko na full-time siya. So okay? So yun po yung ginawa ko. So minsan, ang bata, kasi kailangan natin, kung OFW ka ngayon, alam kong magagawa mo to. Minsan, may alaga akong bata na 6 months. So kahit kakagising lang siya, kahit gusto nang magising, gusto ko pa rin siyang patulugin. So, alam mo yung duyan, pag bisaya ka, alam mo yung duyan. So dinuduyan ko po yung bata, kahit gusto nang dumilat yung mata, gusto kasi, pag magising yan, hindi na ako makadutdut, so wala na akong time. Kasi syempre, hindi naman pwede magdudutdut ka. Naandan yung alaga mo, baka mahulog, baka maano pa, madisgrasya pa. So kahit anong tawag yan, kahit gusto na niyang gumising, ang ginawa ko, patutulugin ko talaga. Tapos, pagtulog na yung amo ko, hindi naman pwedeng magstay ako sa sala. Kasi andun yung limang alaga ko. So, ang ginawa ko doon, papasok kami sa CR. Hindi naman sa CR.
pa, mamaya na po ako maglagay ng mag-share ng picture pag malapit na po ako matapos. So straight muna tayo para hindi po tayo mawala sa topic. Tapos ang ginawa ko, dala ko yung duyan ng bata. Ako at ang bata pumunta kami sa kwarto. Doon ko po kinulong yung bata. So syempre, kahit magapanggapang siya doon, kahit saan siyang sulok sa magpupunta sa kwarto ko, walang mangyayari kasi nilak ko po yung pultahan at hindi ko po pinapasok yung ibang kapatid niya kasi sobrang kulit. So habang yung bata gumagapang-gapang, yung kamay ko naman gumapang din naman sa hataw. So siguro worth it yung ginawa ko, yung parang sobrang sarap ng pakiramdam. Kasi guys, sa totoo lang, dito ako nai-inspired na bawat panood ko sa video na ito is maluluha ako. Kasi yung parang yung video na ginawa ni Ami, yung nag-talk si Ap Joseph Lim sa, I think, Philippine Arena siya, Joseph Lim. Kasi yung sinabi niya doon na umiyak siya, tapos sinabi niya na yung nag-rate niya yung mama niya na Happy Mother's Day, parang kinurot yung puso ko. Na sabi ko, yung parang kailangan kong lumaban, hindi ito yung buhay na gusto ko. Kahit wala na yung magulang ko, kahit wala na yung mama ko, kailangan ko maging matapang. Okay? So doon po ako humuhugot sa video na yun na paulit-ulit-ulit kong pinanood na sabihin mo na lang na ma-successful na ako. Yung parang ganun, kahit wala na siya. So doon po ako na-inspired na paulit-ulit kong pinanood yung video na yun ni Joseph Lim na sinabi niya, Ma, Happy Mother's Day. Yung ganun, kaya sa may mga magulang ngayon, sobrang swerte niyo. Okay? Huwag akong umiyak. Tapos, dito na po tayo kasi patapos na dito ako. So, yung mga na ginagawa ko siguro, siyempre, kung tatanungin niyo po ako, high school grad lang po ako na about sa katalinuhan, meron ako konti sa pag-school, bulakbol, nangungupya lang, walang alam, yung parang alam niya ni upline Don Baden, upline up Odette, minsan yung spelling ko mali, yung parang hindi naman mahirap turuan pero madali ko lang siyang makuha. So ang ginawa ko doon is syempre isipin mo kung ano ka ngayon, kung nagawa ko na high school grad lang, na kunti lang yung meron sa talino, meron lang ako, is 100% madiskarte sa buhay. Kasi nung start na nawala yung mama ko, ako na po yung nagiging ina sa mga kapatid ko. Parang ako yung pumalit sa obligasyon ng mama ko. So doon ko siguro kaya narating ko to, kasi sobrang inspired lang ako sa mga nangyayari at sobrang swerte na, kasi yung Jilim project, grabe, dito po ako. Dito po pinalaki yung goal at mga pangarap ko sa buhay. So, dati ang gusto ko lang, makakain 3 beses isang araw, okay na ako dun. May pera, okay na ako dun. Pero yung mga ganitong sitwasyon, wala po akong ganitong pangarap dati. Pero dahil sa Empowered Consumerism, sa Jilim Project, at sa hugot sa buhay, alam ko, marami ngayong OFW na hindi makapag-start sa business. Bakit? Magsabi, ay, hindi po ako makapag-start kasi may problema pa ako. Namatayan ako or iniwan ako ng shoot ako or ano pa yung mga problema na kahit anong mga problema. Pero guys, para sa akin, ang problema para sa akin is malaking tulong kasi dyan po ako nag-start na kailangan ko po siyang gawin. Kailangan ko po siyang trabahuin kasi bakit? Sa abroad, sobrang hirap ng buhay ko, duduraan ka pa ng alaga mo, yung parang murahin ka pa, yung parang utos dito, utos doon na magiging robot ka na. Sabi ko, kailangan ko po itong tulukan. Kailangan ko po itong tapusin kung anong sitwasyon ko ngayon. So, yun po guys. So, sa 11 months, sobrang sarap ng pakiramdam na umuwi po ako at mag-for good. At ito po ako dati. So, ito yung photo ko. So, sobrang nakakatuwa. Ito po ako dati. Tingnan nyo naman. So, ayan, nakaabaya pa po ako. So, yan po ako dati na yung balot na balot ang lahat. So, dyan po nagsimula na po ako sa negosyo niyan. Yung parang,
ang hirap ng sitwasyon na yung parang hindi mo alam kung magagawa mo. Pero grabe, sobrang proud ako sa sarili ko. Ako mismo sobrang proud sa sarili ko, mananagawa ko siya. Okay, so tapos ito naman po yung kasama ko na Uganda. Kahit anong invite ko dyan, sabi niya, kasi hindi siya marunong mag-English, hindi po kami magkakaintindihan, sinyas-sinyas na lang pag may time. So yan po yung kasama ko. So syempre, ito na po yung pag-uwi ko for good na ito po pala ako dati. Ayan, so syempre, about naman dyan sa, ayan, so tingnan nyo naman yan. Kung tingnan mo naman yung buhay ko dati, sa ganyang liit na yan, liit pa yan dati, ngayon taba na yan ngayon. Dahil sa empowered consumerism. So, tingnan nyo naman yan. Bakit niya nagawa na kumita ng ganun kahit sobrang busy? Anong ginawa niya? Discarte lang. Kailangan mo lang gawing discarte. Huwag kang magrason na busy ka. Ayaw mo. Ayaw ng pamilya mo, guys. Nag-join ako dito. Ayaw ng asawa ko. Pamilya ko lahat ayaw. Pero sabi ko sa sarili ko, sinagot ko, kung kaya mo akong buhayin, kung kaya mo akong buhayin na wala akong trabaho, bakit ako yung naghahanap buhay sa abroad ngayon? So doon po, hindi po ako nagpatimbag. Anong tawag dyan? Yung iba kasi sumusunod ng desisyon ng ibang asawa. Yung iba lang sumusunod ng ibang desisyon ng kapatid. Alam nyo, pag susunod kayo sa desisyon nila, ikaw yung nahihirapan sa abroad. Ikaw yung nagtatrabaho dyan. Ang sa kanilang doon is tanggap lang ng tanggap ng pera. So kailangan mo rin mag-desisyon kasi nag-decide ka nga na mag-abroad. So ako, pareho lang kasi yan eh. Nung nag-abroad tayo, lahat may purpose, may rason. So nung nag-abroad tayo, hindi natin alam na buhay pa tayo pagbalik sa Pinas. Maraming OFW ngayon na umuwi ng Pinas, tigok na. Direp, or binugbog, or ano tawag dyan, hindi pinapakain, or hindi ganito ganyan. Ang daming ganun. Kaya sumugal na tayo sa hindi natin alam na kung buhay pa ba tayo pagbalik. So katulad ng yan sa opportunity, kailangan mong sumugal. Huwag kang mag-stick ng isang income lang. Kailangan mong humanap ng ibang paraan. Kasi kung lalo na sa sitwasyon natin ngayon, na pandemic ngayon, kailangan natin gumawa ng ibang paraan ng pagkakitaan. Hindi habang buhay. Hindi habang buhay na OFW po tayo. Hindi habang buhay na OFW tayo na andyan ka nalang mag-stay. Ang daming OFW na umabot ng 5 years, 7 years, 10 years, 18 years. Ang tanong ko sa'yo, gusto mo ba umabot ng ganun katagal? Gusto mo rin bang umabot ng 10 years? Guys, ang upline andyan lang yan. Maraming iba, maraming magsabi, ay, hindi naman ako ginaguiding upline. Guys, pangarap mo yan. Trabahuin mo yan. Ang upline mo lang is mag-push, mag-motivate, mag-guide sa'yo. So, negosyo mo yan. Kahit ikaw lang na-invite dito, sobrang sarap ng pakiramdam pagkikita ka. Sobrang saya ng upline mo kasi nagawa niya yung nagawa na sa sarili niya. Okay? So, ito na po ako ngayon. So, ito na po. Ito yung 11 months na pag-uwi ko for good. Na nag-check po ako ng 303. Yan po yung worth it. Yan po yung bayad. Mura, dura, trabaho, busy, yung parang wala kang tulog. Bayad po ako ng 303,000. So alam niyo ba nung pag-uwi ko for good, kung magkano lang dalang pera ko, 1,500 real. So sa 1,500 real na yon, pagdating ko ng Manila, 10,000 pesos na lang. So saan makakaabot yung 10,000 sa pamilya mo? So yan po. So sa mga sabing manahihirapan ngayon, guys, challenge lang yan. Sa mga sabing nare-reject ka, guys, mas damihan mo pa na mare-reject ka. Kung once na mag-ayaw sa'yo, na once na magsabi sila na ayaw nila, guys, okay lang yan. Halimbawa, pamilya mo, ayaw. Guys, ituloy mo yung laban. Halimbawa, mga kaibigan mo, ayaw. Okay lang yan, tuloy mo yung laban. Halimbawa, mga kapitbahay mo, ayaw, ituloy mo yung laban kasi pangarap mo yan. Hindi yan pangarap, hindi pangarap ng iba yung tinatrabaho mo. Kaya huwag kang makikinig sa desisyon ng iba. Kasi bakit? Sa akin na nag-join ako, ang daming negative left and right. Pero bakit andito ako ngayon sa harap nyo? Bakit ako nagsasalita ngayon sa harap nyo? Kasi ganito, hindi naman ako ganito kagaling magsalita. Mahiyain. Walang alam sa cellphone. Hanggang ngayon, kunti lang alam ko sa cellphone. Pero bakit ako kumita ng ganyan? So, nasa tao lang talaga yan. Kaya kung ano, gaano ka nakahirap ngayon, kailangan mo nang baguhin kung anong buhay mo ngayon. Kasi, ang sa akin,
Ang 3 years pa lang po ako sa company, pero sobrang sarap ng buhay na binigay. So, ayan po, sunod-sunod na po yung check-in namin. So, ayan po, si Applying Don Bade. At syempre, bilisan na natin kasi malapit na po yung time natin. So, ayan. So, ito na po yung buhay na ano. So, isa po ako sa top 19 ng Jillian Project na hindi ko inasahan. Dati lang yung OFW baguhan, pero bakit andyan ako sa award na yan? Siguro, yan po yung kapalit sa hirap, pagod, mura sa abroad. So, sa pagiging OFW, sa wakas, tinuldukan ko na siya. Kaya kailangan mo din yung tuldukan. Okay? So, tapos, ito na po siya. Last picture ko is ito. Isa din ako sa top 500 ng ano. Straight po siya. Yan po, top 500 ng Empowered Consumerism. Bilisan na natin ito yung ano. So, sana guys, may natutunan kayo. Kung OFW ka ngayon, mas manggigil ka. Mas panggigilan mo. Kasi ito yung buhay. Tingnan nyo naman yung buhay dati sa isang dati lang OFW. Kasama yung nag-invite sa kanya. Kasama yung mga napa-away for good. Ang sarap ng pakiramdam na kumain ka ng mga mamahalin. So, ganun lang siya kasarap. Ngayon ko lang yung siya naranasan. So, yun po. Ay, wait lang. Mali. Ako nang pindot. So, relax, relax lang tayo. Kaya, salamat sa mga nanonood ngayon. At, syempre, sobrang sarap ng pakiramdam na muntik na tumulo yung luha ko. Tumulo talaga yung luha ko. So, ito yung dating OFW na nakapag-travel na rin po ng Hong Kong. Ayan. So, yun, isipin nyo naman, dating OFW na nakapag-travel ng Hong Kong. So, nakapunta na din po ako ng Palawan. So, yan po. So, ito na po yung dating OFW noon. Ayan. Yan po yung dating OFW noon. Na tingnan nyo naman, duster noon, gown na ngayon. So, grabe guys, ang sarap ng pakiramdam. Natutungtong ka ng Philippine Arena. Sobrang daming tao nagpalibot sa'yo at ikaw lang yung tinitingnan. Ikaw lang yung tinitingnan na sobrang, guys, 1M po yung hinihit yan para ma-hit mo yung Millionaire's Club. So, nakuha ko lang siya ng 1 year sa pag-for good po. Okay? So, alam nyo, pag nasa Philippine Arena kayo at a-awardan na kayo, yung lahat nag-reject, yung lahat umayaw sa'yo, yung lahat nag-down sa'yo, yung lahat na dinadown ka, eh ano ba yan, ganito lang yan. Guys, bayad siya. Yung parang, ang sarap sumigaw doon. Buti na lang. Nireject nila. Yung parang sabihin mo na lang sa kanila, buti na lang. Naniniwala po ako. Kasi ito na po yung success na nangyari sa akin. So, yan po. So, ito na po yung hasabi ko sa mga nanonood ngayon. Kung OFW ka man ngayon, na sobrang tagal, kailangan mong lumaban, kailangan mong gawin, kailangan mong subabay kasi lalo na sa Jillian Project tayo, sobrang ganda na nangyayari ngayon. Sobrang bilis ng kitaan kasi easy na tayo ngayon, easy na po tayo kumita. Kaya wala na kayong ibang gagawin. Kaya sa mga OFW na mga member na ilang buwan or ano, kailangan mo din mag 15 heads, push na yun. Kasi sobrang ganda ng pakiramdam pag naka-multiple account at trabaho at multiple din yung income mo. Kaya kung busy ka, hindi yan rason. Kung may problema ka, hindi yan rason na hindi mo trabahuin yung business. Kung may pinagdaanan ka, hindi yan rason na hindi mo siya gagawin. Guys, ito lang yung natandaan nyo. Kung may mga pinagdaanan kayo bawat isa, guys, daling din ako dyan. Kung about sa pinagdaanan, Diyos ko, sobrang sakit yung sa akin. Okay? So yun po ang mga, kung ano yung mga pinagdaanan, masasakit, kailangan nyo lang po siyang huwag niyong pabayaan na maapektuhan yung negosyo mo na kahit may problema ka. Kung may problema ka, mas lumaban ka. Sa kaya sabi nga nila, the more na ang problem, sunod na siya. Yan na po yung sign na maging successful ka talaga nito. So, yan lang po. Thank you so much sa mga nanonood ngayon. Kung OFW ka, manggigil ka, lumaban ka, pangarap mo yan. Kung ilang taon ka nang hindi mo na-hit yung nakuha yung pangarap mo, this time, trabahuin mo, gawin mo siya. Okay? So maraming salamat po sa mga nanonood at maraming salamat sa Jillian Project kasi binigyan kami ng privilege dito na mag-talk at mag-training sa inyo. Kaya sobrang sarap ng pakiramdam na isa na kami sa nag-training sa inyo. So thank you so much. Upline Odette din, thank you. Sa lahat, Upline Jillian, Upline Joseph Lim, Upline Tanya, thank you so much. God bless po at maraming salamat. Bye-bye po! Thank you!